I need the DICT and CICC to inspect the system, the whole system, machines of the PCSO. Yo, what's up, happy people? For today's video, mga kuwis, mga guys, ay palala ng palala po ang problema ng PCSO dahil inatasan na po na siya sa atin ng cybercrime ang lahat ng mga machine o database ng PCSO kung wala ba talaga itong nangyayaring dayaan sa tuwing may mananalo, mga kuwis, mga guys, na para maintindihan po natin lahat, panoorin po natin itong video. So without further ado, let's begin. Rules because of the nature of the industry. The Nevada gaming rules is relevant because it was adopted by the VVSG or the Voluntary Voting Systems Guidelines, which was used for the American voting systems, which in turn is adopted by the Philippine COMELEC for the automated election systems. So yun po yung language na gagamitin po namin para po ma-bridge namin yung lengguwahe ng mga teknolohiya, technologists, at saka yung mga lawyers at mga layman para maintindihan po ng lahat. Now, with regards po sa claims, I remember back in 2010 when we were using VVSG to authenticate the results of the automated election system para nung member po kami ng JCOC under the late Speaker of the House Nograles, there were claims po that the Smartmatic machines do not have extra access points, and they were basing it on the VVSG. However, in this very room, under the Senate Blue Hearing Ribbon yata noon, when we discussed the machines, we found out that there were serial ports that allowed us root access without logs, and we were able to examine the PCOS machine. We called them the PCOS machines back then. So based on that experience, based on the VVSG, based on the Nevada gaming outlines, we can employ the same digital forensics procedures to find out the truth po. Kung sino mas credible, yung sworn testimony or yung automated yung electronic evidence na pinipresent po ng PCSO. But therefore, lahat ng pag-usapan dito at all of these resource persons that are here should submit as a position paper and then bibigyan namin kayo ng copy and you have to analyze it. Opo, pwede po. And then moving forward po, kasi po nabanggit din po kanina, the DICT-CICC can help provide the standards on secure gaming systems para po pag next time po, pag sinabi ni BIR, pakita nyo lahat ng mga resibo namin, yung resibo, the BIR can easily audit the correct earnings for the country. Okay. Thank you very much for that, Mr. Lagi. Can I have a question, Mr. Lagi? Yes, sir. Yes, Mr. Lagi. Have you examined the system of the PCSO na sinasabi nila 8:30, stop na yung ano, and then, so is PCSO open to parang an audit of your computer system na totoo bang 8:30 closed na, 8:32 wala nang bawian, tapos draw 9 o'clock, pagka siguro ma-announce yung winner, may time gap ng konti, ang tanong lang natin doon, hindi ba masinghita ng invented winner na ang date and time and maybe an extra outlet stamp mamanufacture pa. So And adding to that, Senator Coco, I need the DICT and CICC to inspect the system, the whole system, machines of the PCSO. Is that okay by you, Mr. Robles? Opo, we welcome that po. Kasi para sa kapanatagan din namin, dahil kulang din naman kami ng expertise dyan eh. Exactly. Observe the whole system. I mean, the works, lahat. Tingnan nyo, busisiin nyo, hanapan nyo ng butas. Yung butas na yun yung that will lead to an anomaly. Kung meron ba kayo makitang butas. That will be your job. Is that okay? Okay po, pero we have to negotiate with you
What is the negotiation? Yung the quality of evidence that you expect to ascertain kung trustworthy yung system or hindi. Kasi they so, ang gagawin nyo po, tingnan nyo po yung integrity ng PCSO, yung system. Sabi nyo sa akin, titingnan nyo, bubuksan nila yung kanilang system. Lahat ng i-require nyo, lahat ng gusto nyo malaman, lahat ng mga documents na kailangan nyo, ibibigyan nila. We no holds barred. Diba? We would call it po, we would set up a negotiate an audit engagement po. Para so, audit po. Engagement tawag noon. Okay. On your terms, okay ako doon. Negotiated audit engagement, Mr. Robles, you have to say yes. Yes po. Okay, Mr. Lagi? Po, kaya po okay. Ng skills po ng DSC. How long would that take, Mr. Lagi, sir? Oh, good question, sir, because we do not have an idea on the extent of how many machines they have or what are the type of evidence that you will be requiring to well, that's all up to you. Ang kailangan namin, masiguro na walang lokohan na yung integridad po ng the whole PCSO system. And nasa inyo na po yung bilang mga expert, paano nyo po gagawin yon? If you need time, you need 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, it's okay. If you need budget, sa susunod na budget sa dito sa Senate, tataas lang kung budget sa DICT. Okay po, let me... Dati ko naman kasi nasuportan, o... Ganito po, when I audit po the government systems based on common criteria, pag yung talagang matindi, bago mo pwedeng ibenta sa Malaysian government or bago mo maibenta, bago tanggapin ng Japanese government, ng Australian government o ng American government, the typical audit process lasts up to 2 years because the criteria that we use is common criteria and it's very, very stringent. It goes from not only examining the source code, but also the way encryptions are done. You go to the factory, you inspect, and you make sure that when the machines are made, compiled, and then delivered, they are done so in a secure and trustworthy manner. Pero medyo mahirap po yun. Two years po yun. Pero very, 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 very... Well, kahit na 2 years, sir, okay lang. Okay. Basta ma-prove natin whether or not may integridad ba itong Lotto Games. The shorter time period po would... Kung baka pwede mo ma-shorten yung 2 years, baka pwede mo gawing 1 year. Actually, 6 months po pwede. O, yun naman pala, 6 months. However po, yung quality po of evidence, yung amount of audit work that could be poured into... Sir, sorry. Pixel natin, huwag na paligoy-ligoy. Gaano katagal ang kailangan nyo na para ma-prove whether or not meron bang lokohan o wala sa mga Lotto Games? Yun po importante sa mga mananaya. Kung kailangan nyo na 6 months, we'll give you 6 months. Sabi ko, sa susunod na budget, padadagdagan ko kayo. The quickest answer po, sabihin ko, dagdagan ang budget ng DICT. And CICC din, of course, DICT and CICC. The quick answer po is if the public trusts PCSO, it could be as little as a few months. However, if there is fraud that were detected in discrepancies in the payment system... Well, right now, allegations lang at pagdududa. Kaya nga kayo maghahanapan nyo ng butas kung meron kayong butas na mahanap. Right po, we don't have any evidence of fraud. Kaya nga po, we don't have any evidence of fraud. Kaya nga po, papasok kayo para inspection nyo. Tingnan nyo po integridad ng PCSO at yung Lotto Games. Right? So pagdating sa sa Senate budget hearing, i-sponsor ko kayo na madadagdagan kayo ng budget. Okay? So 6 months, okay na sa inyo? 6 months po. Huwag lang magka-aberya, kundi okay. Aabot sa 2 years. Tapos may sinasabi kayo kay Mr. Robles na umoke siya ng tawag nun, audit engagement po. Auditing engagement. Engagement arrangement. Cybersecurity audit engagement po. So basically, we set the scope. Okay. Excuse me, Ronald, the sit-in-tail payment. So I have to go back to the board para doon. Baka mahal yan. I'm not within my authority in price. Eh. Okay, so you want to be excused? Po, hindi lang po ngayon yan. Baka may payment po yung engagement. Function po. Okay. This is a government function po. Kaya nga, libre. Kung wala namang bayad, I think we can say yes. If it's a libre? Policy... Oh, libre daw, Mr. Robles. Libre. Oh, that's your chance to get ibalik yung... Libre. Okay, kung libre, then sabi ko nga sa Senate Committee Budget, sa budget hearing sa Senate next year,
padadagdagan ko yung budget nyo. O, kasi masipag kayo, tumutulong kayo. Okay? I'll do that, promise. Okay. So now, we can move on. Pabilis na tayo. Dito po sa Pacific Online, nandito po yung members, representative ng Pacific Online, Mr. Christopher Villaflor. Yes. So, ayun nga mga quiz mga guys, no, ay inatasa na po ni Senator Raffy Tulfo ang cybercrime para malaman po kung may dayaan ba at mukhang kinakabahan na po ang PCSO, ha. Well, kung wala naman silang ginagawang mali o wrong moves, ay hindi dapat sila kabahan mga quiz mga guys, no, dahil alam naman po natin pag cybercrime na po ang kumikilos ay talagang malalaman ng malalaman kung mayroong bang katiwalian na nangyayari sa loob ng PCSO. Alam niyo mga quiz mga guys, ay isa din po ako sa taga Taya o Bitters po ng PCSO mga quiz mga guys, no. Well, talagang kailangan po nating malaman dahil hindi lang po ako, halos tayong lahat ay tumataya ng luto. Mga quiz mga guys, kailangan po nating malaman kung ano po talaga ang totoo, kung talagang mikos-mikos ba yan o pwede ba nilang manipulahin yung resulta? After 6 months, malaman po natin ang katotohanan. At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, shares, and subscribe. So for now, I'm Gan. God bless all. Peace.